mga kabakal, welcome back dito sa ating channel. Sa araw na ito, ipagpapatuloy natin yung unang episode regarding sa kung paano ang pagkuha ng National Certificate for Welders or ang tinatawag natin na NC2. Okay, kasi nga ang aim ng episode na ito is ipaliwanag natin or ipaalam natin doon sa mga nagbabalak na mga welder dyan na gustong kumuha or magpa-assess sa TESDA para makakuha sila ng NC2 or National Certificate Level 2. Okay. Sa mga hindi pa nakakaalam regarding dyan, i-brief uli namin kayo. Okay. Ang SMAW, ang pagkuha ng certificate para sa SMAW mula sa TESDA, meron kasi tayong tinatawag na NC1, NC2, and NC3. Yung NC1, ito yung pinaka-basic lahat. Ito, okay, ito yung pag nag-aral ka, okay, kung halimbawa mag-aaral ka talaga, dadaan ka sa courses, or katulad ngayon, ang test na po mga kaibigan ay merong tinatawag na scholarship under Tibet program ng test dam, okay? So, wala kayong mabayaran, pupunta lang kayo doon. Okay, sasubmit kayo ng POR kung kayo ay high school graduate or undergrad ng college. Magsasubmit na kayo ng requirements katulad ng birth certificate, medical, and TOR magmula dun sa dating school or yung form 137. Okay, so ngayon, ito yung sa mga gustong mag-aral from the beginning, okay? Yung talagang magtsatsaga kayo. Katulad ngayon, ang sa test na nga, is yung ano niya, yung short course scholarship is 35 days, okay? So, yung NC1, magbubuno ka ng 35 days, pag-aaralan nyo lahat doon. And ang sa NC1, ang biniwelding doon is plate, okay? So, plate na carbon steel. Okay. Sa ano naman, sa NC2, ang pag-aaralan nyo naman doon is mag-welding ng pipe. Okay? Carbon pipe o carbon steel pipe. Okay? And sa NC3, kung gusto nyo pang pagpatuloy, kumuha kayo ng NC3. Okay? Ang i-welding nyo naman doon is stainless steel plate. Okay? Then, nasa nyo lang, kung gusto nyo mag-welding din sa mag-practice kayo. So, I don't know kung doon sa ibang training school kung nagkakontak din sila ng NC3 para sa stainless, kasi stainless na yung mga kaibigan na NC3, stainless na yung welding nyo plate, okay? Hindi ko lang alam kung doon sa ibang school nagkakontak din sila ng alongside ng NC3 plate, stainless plate tapos stainless na pipe, okay? So siguro mag-inquire na lang kayo doon sa mga gustong kumuha mag-aaral niya. Okay. Ngayon, kung ikaw naman i-walk-in or individual na matagal lang nagtatrabaho as welder pero wala ka pang in-situ, kasi ito yung hinihingan natin dito, at gusto mong kumuha ng in-situ sa TESDA, okay, ang requirements lang naman, hindi ka na magdadaan sa NC1. Okay? Kasi kung halimbawa, talagang industry welder ka na, matagal ka na nagtatrabaho, may fabrication shop ka, pero wala ka yung NC2, so hindi ka na mag-NC1. Okay? So, ang papakita mo na lang dyan, katulad ng nasabi natin sa unang video, is yung employment certificate. Okay? Papakita mo yung employment certificate mo, hindi ka na rin mag-aaral, magpapa-assist ka na lang, one day yon. Okay? May bayad. Okay? So, mag-welding kayo ng pipe. Okay? Sa NC2. Okay? Sa kung may NC2 ka naman, gusto mo mag-assist ng NC3, okay, ganun din ang requirements. Sasubmit mo yung NC2 mo, employment certificate, then schedule ka ng assistant, okay, saka kayo mag-welding ng stainless steel plate. Okay, so yan yung requirement ng TESDA para makakuha kayo ng national certificate for NC2, NC1, NC2, and NC3. Okay, so sa mga katulad ng sinabi natin, ulitin ko, sa mga industry welder na walang NC2, hindi na kayo dadaan sa NC1. Okay? So, ang sasabihin nyo na lang is employment certificate. May employment certificate ka,
Okay, yun naman ang requirement ng TESDA, magbabayad ka, okay, para doon sa assessment. Okay, then kasama na doon, babayaran nyo yung material, yung pipe. Okay, then sasabihan na lang kayo ng school kung kailangan nyo magdala ng sarili nyo PPE or kung may naka-ready na sila na PPE sa school. Pero mas advice namin, matitin ko lang din sa amin, nire-required namin or ng school, kahit siguro sa ibang school, na ang walk-in applicant na nag-a-apply para makakuha ng in-situ, okay, ay kailangan magdala ng sarili mong PPE. Ano ba yung PPE? Okay, mayroon kang eye goggles, safety para sa mata mo, then helmet, then mayroon kang gloves, dapat may dala ka, safety shoes, naka-boots, okay, then kung may mayroon kang apron na pang welding, yun, magdadala ka niyan. O kaya, katulad dito, yung denim jacket, pwede na. Okay, so i-inquire nyo na lang yan. So, para makakokay ng in-situ. Okay, to continue, yun sa part 2 ng discussion natin, sa part 1, okay? Kasi, brief ko lang ulit kaya para maintindihan nyo sa mga hindi pa napanood yung part 1, kung ano yung pinag-usapan natin dito. Yun nga, is kung paano kayo kukuha ang national certificate or in-situ at ano yung gagawin doon. Okay, ngayon, ito na yun, ang content din ng video na to is para ipakita natin sa inyo, mag-welding tayo mamaya, okay? Ano ba yung ginagawa pagkukuha ng in-situ o paano makapasa para makakuha ng in-situ, ano ba yung welding natin. Okay, to give you a brief again, sa in-situ, kung walk-in applicant ka, okay, industry welder ka na, hindi ka pa nakaranas, ang in-situ po, mga kaibigan, sa mga kabakal natin dyan, na gusto kumuha ng in-situ, okay? Ang welding ninyo is pipe. Okay? Ito yung pipe. Okay? So, ito na ang bat joint, open root. Okay? So, bat weld yan. Sa plate, yun din. May bat weld din. Sa NC1. Yun ang welding natin. Okay. So, ngayon, ang welding natin is for NC2. Ito yung pipe. 6 inch, schedule 80. Ang angle niya, may bevel yan. Okay? Kasi, for example, nag-inquire kayo sa isang school, ano? Or sa isang training school, nag-inquire kayo para makakuha kayo ng in-situ, industry welder kayo. Okay? May mga school, nabibigyan kayo ng pipe, putol na yon, dalawang piraso, katulad nito. Yung iba naman, mas malaki, parang doble yata ng ganito. So, dalawang piraso yun, mas malaki. So, ito, mas maliit, okay pa rin yan. Depende sa school yan. Kung mayaman yung school na mapunta nyo, mas malaki yung pipe na ibibigay sa inyo. Minsan, naka-bevel na yan, naka-ready na. Okay? Babayaran nyo na lang. Okay? Minsan naman, hindi pa. So, gagawin nyo, ipapabevel nyo yan. Sasabihin nyo dun sa machinist, ang bevel niya is 37.5 degrees. Okay? So, sa 37.5 degrees, level niya, ganyan. Okay? So, yan yung angle niya. Kailangan may ganito kayo. So, kung magmamanual naman kayo, ano sa bahay nyo, i-grinder nyo lang, dadalhin nyo yung pipe, okay, or magpa-practice pa lang kayo, subukan yung manghiram or bumili ng ganito. Kung meron kayong ganito, yung angle finder o protractor na pinatawag natin, mas mainam. Okay? So, pero kung sanay naman kayo, eyeballing na lang. Okay? So, pwede na yan. So, grinderin nyo. Okay? Sa tingin nyo is 37.5 degree. Okay na yan. Kumapraktisan nyo lang naman. Okay? Pero kapag gagamitin nyo sa school, may mga inspector or assessor kasi na chinecheck talaga. Pagdating mo doon, bago mag-umpisa yung actual welding procedure para sa in-situ, dinodouble check niya yan, sinusukat niya yan, okay? Iti-check niya, gaganyan niya, titingnan niya kung tama yung angle. Ngayon, practice niyo na lang, pwede niyo i-grinder, then yung landing niya, okay? Ito yung landing. Yung sa mga hindi pa marunong sa about bevel angle, and yung landing or yung roof face na pinatawag is 3.2. Okay, 3.2 mm. Kasing laki yan ng electrode. Okay? Yung electrode ito. Hindi ito ah. Kasi ito may flux ito eh. Okay? Ito yung pinaka
core niya, yung metal. So 3.2, tatapat na yun dyan. Then, okay na, naka-ready na yung pipe mo. Both sides, gagawin yan, tikabila, parehong tikabila yan. Ibebebe niya pareha siya. Tapos magkaharap. Mamaya, papakita natin sa inyo paano itatacking, then paano natin i-welding yung boot pass, hot pass, peeling, and tapping. Okay. So yun lang mga kaibigan, yan yung mga tips na ibibigay natin sa inyo dito. Okay. Kung gusto niyo naman i-double check yung mga content natin dito, yung ini-explain namin sa inyo, dinidiscuss namin sa inyo regarding this pag-welding ng pipe para makakuha kayo ng in-situ sa TESDA, pwede kayong mag-search or magtanong sa mga ibang welder dyan na may hawak ng in-situ kung ano yung procedure na pinagawa sa kanila. Or check nyo sa Google, check nyo sa YouTube, especially sa YouTube. Maraming mga channel na nagtuturo or maraming welder dyan na nagtuturo yung procedure kung paano makakuha ng in-situ. So, ito yon kasi ako, kumuha ako ng in-situ, nag-aral ako dito sa TESDA, kung hindi niya, nasa scholar. So, ito yung sinishare lang natin dito sa inyo, yung requirements and procedure kung paano kayo makakuha ng national certificate mula sa TESDA from NC1, NC2, and NC3. Okay? So, tatlo yan. Kasi, sa ISMAW, may tatlo eh. Okay? NC1, NC2, NC3. Yung NC1, NC2, yung NC1 is plate, steel plate. NC2 is pipe. And yung NC3 is stainless na plate. Okay? So, yan yun. So, yung iba, we'll discuss yung about GTAW, IPCAW, and GMAW in another video episode. So, dito, focus tayo sa NC2 ng TESDA. Okay? So, ngayon, yun na yun na bigyan namin sa inyong tip. So, double check. Ask kayo sa mga kaibigan yung mga welder na may NC2 na kung ano yung procedure na ginawa nila. So, para magkaroon kayo ng idea. And advice ko lang dun sa mga welder, industry welder na hindi pa nakakaranas mag-welding ng pipe, bago kayo kumuha ng in-situ, mag-practice kayo para hindi nyo mahirapan. Kasi kung walk-in kayo, may employment certificate kayo, one day lang yon, hindi kayo bibigyan doon ng pagkatataon na mag-practice. So walang practice na bibigay ha, magbabayad kayo doon. Pagpunta nyo doon, may schedule, halimbawa nag-apply kayo ng Friday, so Lunes, schedule kayo na kumuha ng thread test or assessment. So mayroon pa kayong Sabado at Linggo para mag-practice. So, kung nasa construction naman kayo, nasa site kayo, welder kayo doon, so, may mga scrap dyan, mag-practice kayo ng pipe, kahit anong size nyan, kahit mas malaki pa yun dito, walang problema. 6G agad. Okay? Manood kayo sa YouTube kung paano mag-welding, practice nyo sarili nyo, sundan nyo yung sinasabi. Para naman mag-practice nyo, para mag-bevel, liitan nyo, 4 inch, o kaya 6 inch, okay na yan. Pero ang standard naman sa pagkuha ng in-situ is 16. Yun yung iba sa ibang school na siguro mas malaki pa. Iba ko sa kanila. So, ito sa amin dito, sa TESDA, 6 inch lang. Schedule 18, yan yung bibigyan niya sa inyo. Okay, so yan mga kaibigan, and dadako na tayo dun sa kung paano i-prepare yung pipe natin and paano natin i-weldingin ng naka 6G position. Okay, welcome back. Okay guys, welcome back again. Dito na tayo ngayon sa welding procedure pag-prepare ng ating pipe coupon. Okay? Coupons para sa 6G welding test. Okay? Para sa pagkuha ng in-situ. So, ito yung materials natin. Schedule 80, 6-inch pipe. Okay? Meron na tayo ditong bevel angle 37.5 degree. At yung landing natin is 3.2 mm kasing laki nung electrode natin na 3.2 mm. So yan yan. Yan ang sinusundan natin na reference. Okay? So like yung sinabi natin kanina na kung ibang school naka-ready na yung ganitong pipe, may bevel na, may landing na. Okay, so wala na kayo problemahin. Pero kung binigay sa inyo yung pipe, wala pang angle, so yan yung susundan nyo. Sasabihin sa inyo nung
doon sa school na ipamachinist nyo sa labas. Ang bevel nyan is ganito, 37.5 degree, okay, or 30 degree, yan lang yung mga acceptable tolerance. Okay, then yung landing is 3.2 para pagdating ng araw ng assessment, naka-ready na yung pipe nyo. Okay, ngayon, pe-prepare natin ito, papakita natin sa inyo kung paano siya itaking. So, sa ganitong pipe, okay, ang tacking nito is 4, okay, 12 o'clock, 9 o'clock, 6 o'clock, and 3 o'clock. Okay? So, magkatapat yan. So, ngayon, ito yung isang pipe nyo. Okay? Pagdating nyo sa school, okay, binigyan kayo ng stick rod. Para may prepare nyo ito, kukuha kayo ng isang electrode. Okay? Electrode na ganito. Tatanggalan nyo ito ng flux coating o yung coating nya. Okay? So, dapat 3.2 yan. Dapat marunong kayong kumilala ng electrode. Mamaya kasi binigyan kayo ng electrode, 2.5 pala yung ibigay sa inyo. So, i-double check nyo yan. Okay? May nakalagay naman yan dito kung anong size nyan or nasa box. Okay? So, doon sa mga sanay na mag-welding, alam na nila yung itsura nyan kung 3.2 yan or 2.5 or 1.6 or 0.0 5.0 mm na electrode. Okay? So, ngayon tatanggalan natin yan ng flux. Okay? So, pag natanggalan nyo ng flux, babaloktot nyo yan ng ganito. Okay? So, ito yon, babaloktot nyo yan. Then, papatong nyo yan dito. Okay? So, ganito yung steel nyo. So, kapag naipatong nyo na dyan, katulad nito, okay, saka nyo ngayon ipapatong yung isang pipe. Okay? Yung parehong may bevel yan na pipe. Okay? Ngayon, hahanapin nyo lang yung position niya. Sisilipin nyo rito sa loob. Okay? Ganyan. Sisilipin nyo yan dyan. Ngayon, kung may mga flat bar kayo dyan, katulad nito, halimbawa ito, wala kayong eskwala or wala kayong ibang gamit, katulad nito, or katulad nitong stick, tatapad nyo yan dyan. Okay? So, makikita nyo yung reference nyan. Usog-usog nyo lang ito ng konti. Okay? Para makikita nyo yung para magpantay siya dyan sa labas. Okay? Patuloy nito. Usog-usog nyo lang yan. Tapos titingnan nyo sa loob kung naka-linya na. Ihipuin nyo rito. Hawakan nyo ng kamay nyo. Tanggalin nyo yung gloves. Okay? Tapos silipin nyo yan. Okay? So, sisilipin nyo rito. Titingnan nyo, double check nyo. Okay? Kung pantay. Sa loob din, kung pantay. Okay? Pero kung may ganito kayo, pwede nyo magamit yan. Okay? Diretso nyo yan. Kita nyo. Then, pwede nyo siyang gamit yan. Sisilipin nyo lang kung pantay. Pag okay na, then, set up nyo yung machine nyo sa tamang amperahe. Yung sa nakasanayan nyo, okay, sa 6011, kasi naka-inverter machine tayo, nasa residential tayo, so tinasan ko ng konti. Actually, yung 6011, kung direct connection yung power nyo, okay, transformer type yung gamit yung machine, okay, so mas mababa yung ampera yung magagamit nyo. 6011 kasi it can burn from 75 pataas. Okay, 75, 80 ampere, 90, 100, 120, okay, depende. So, ngayon, nasinet natin ito ng 95 ampere. Okay, so, matest ko na yan, okay naman siya, hindi ako magublong masyado dyan. So, ngayon, i-prepare natin yan, itatak natin yan. Sabi ko nga, ang tak niyan is 12, 9, 6, and 3. So, apat na tacking. Okay, gaano kalaki yung tacking? Ang laki ng tacking, ang haba ng tacking is hindi ka dapat lalapas ng half inch. Oh, okay? So, kung 10 mm lang yung pinakahaba, ng problema yan. Kung lumampas ka naman, wala din problema kasi i-grind mo pa yan, i-feather mo pa yan yung tacking mo, i-feather mo pa para kapag nag-root pass ka, ma-blend mo yung tacking saka yung sa root pass. Okay? So, suot lang natin itong gloves ko. Then, itatacking natin yan. So, ang tacking natin is
12 o'clock. Then 12, tapos pangalawang tacking is 6 o'clock. Okay? Tapos pangatlong tacking is 9 o'clock, then pang-apat is 3 o'clock. Okay? So, 'yun susundan niyo. Hindi ka pwedeng mag-tacking ng 12 o'clock, hindi nag-tacking ka dito. Tatabi nila 'yan. Okay? So ngayon, sa unang tacking, liitan nyo lang konti. Kasi kapag nilaparan nyo agad yung first na tacking nyo, okay, aangat yan dito. Magkocontract yan eh. Alam nyo naman ang bakal kapag nahihinang bumabatak yan. Okay, so liitan nyo lang yung tacking hanggang sa mag-hold lang siya. Pwede nyo ng grinder yan mamaya. Pwede nyo tanggalin ulit. Okay? Okay. Ngayon, sa tacking, pag itatak na natin yan, okay, sabi ko nga sa inyo, yung dito, yung first tack nyo, kailangan maliit lang, okay? Para hindi agad mag-contract yung alignment ng pipe, okay? So, kasi mamaya, pag natakan nyo na yung tatlo, pwede nyo balikan to, okay? Grind nyo, feather nyo, o talagang totally putulin nyo, saka nyo lang siya i-tack ng proper na haba or laki ng tack. Okay, then pre-feather nyo pa naman yan, pre-prepare nyo bago nyo titirahin ng rope pass, okay? So, tack na muna natin to. Then, tak natin 12, 6, 9, and 3. Okay? So, yun lang. Maliit lang yung takin natin. Nasa 5mm lang yata. Okay? So, ganyan lang. Para hindi agad mag-contract yung bakal o yung alignment mo. Kasi pag pinasan ko agad dyan, babatak agad dyan dito. Okay? Yan. Ikot natin siya. So, ang idea dyan is tatanggalin mo to ngayon. Okay? So, ito, tuturo natin sa inyo mga idea. Kasi, huwag nyo agad siyang itatak dito. Okay? So, ang gagawin natin is angat natin yan. Mas madaling tanggalin to. Okay? So, ngayon, ililipat ko yung dito sa likod. Dalawa na, di ba? Sabi ko sa inyo, nag-contact na agad siya. Okay? Pero lulusot ka. Ayan. Ganyan. Ayan. Sabi nga natin sa inyo, sa preparation pa lang, pag hindi ka na sanay mag-prepare, ganito. Kasi hindi naman ito ginagamit sa ano eh. Bihira, kung halimbawa, welder ka sa labas, talagang hindi mo ma-experience yung ganito. Ngayon, kung nasa, kung okay na, maluwag pa ito. Okay? Lalo na ko rin ako. Mamaya, i-align pa natin yan. Then, tap natin yung number 12. Okay? Or number 6, yung 6 o'clock. So dito, sa pangalawang tack, nilagay ko na siya, nilaparan ko na siya ng konti, okay? So, mayroon akong maliit na keyhole, okay lang yan, mamaya lalaki pa yan, okay? So, kita nyo to, yung contraction ng humihigpit yung tacking natin. So, ito minsan mahirap nang tanggalin. So, kung ipinasok ko pa yan doon, hindi ko tinanggal agad kanina, mas mahirap pang hulayin, diba? So, ganyan ang discard dito. Ito, dahil mas maliit pa, mas madali ko pa siyang matanggal dito. Okay? So, ngayon, nahanapin ko lang dito yung mas maluwag. Okay? Para pag nag-tacking ulit ako, isisingit ko ulit ito. Okay? Para hindi siya lumbog.
So, hanapin ko muna yung mas maluwag. Doon ako mag-umpisa mag-tack ulit. So, ito, mas maluwag ito rito. Para magkaroon lang siya ng leverage na hindi siya mag-contract na masyado. Hindi siya masyado tumitik. Kaya kailangan laging may spaces ng lalagay. Isingit nyo na yung another spacer para hindi kayo mahirapan na nakasagabay yan, ilahin nyo pa baba. Okay? So, i-bend nyo. So, nakaganyan na siya. Then, pwede nyo siyang itak dito. Okay? So, silipin nyo kung alignment. So, dito tayo magtatak. Okay? Tanggalin nyo ulit. Okay, yan. Natak na natin ang apat. Okay? Then, i-feather na natin yan. I-grind natin yung pinagtaka natin para mamaya, kapag nag-root pass tayo, magbe-blend yan doon sa root pass natin. Okay? Hindi mo makikita sa loob yung dugtungan ng tacking at saka ng main root pass. Okay? Okay. Kapag nasa, ano na kayo, nasa assessment na kayo, nagtitritus na kayo, okay? After nyong matak, okay? Wag na wag nyong isa iyan sa halimbawa nagmamadali ka na, maubusan ka na, wag, okay? Wag na wag mong gagawin na mag-root pass nang yung tacking mo hindi mo siya ginagrind. Okay? Or hindi mo siya pinipeder. Okay? Ano ba yung tinatawag natin feathering? Okay? Igagrind mo kasi to. Okay? Igagrind mo to. Itong both sides niyan. Ito saka ito. Okay? Panipis. Ang ititira mo makapal is yung nasa gitna. Okay? So, lahat yan, paninipisin mo yan. Kasi, kung mapapansin nyo, ito makapal. Okay? Makapal yan dyan. So, ngayon, kapag nag root pass ka mamaya, hindi mo yung basta-basta matutunan kung ganyan yung kakapal. Okay? So, kailangan panipisin mo yan
halos kasing kapal nung landing mo, okay? Para kapag nag-rotpass ka, tunaw din yan, okay? Ang tinatawag natin yan is mag-blend silang dalawa, okay? Para hindi ala tayong dugtong, okay? So yung loob mo, okay lang yan, mamaya mag-melt na yan din lahat, mag-version yan, okay? So, sa preparation, ito, tatanggalin nyo rin yan, halimbawa sa pinamachinist nyo or granite nyo, igagrind nyo rin ito, tatanggalin nyo yung mail scale. Ano ba yung mail scale dyan? Ito yung kulay itim na to. Okay? Ganon din dun sa loob. Ito. Ito nyo. O, lilinisin nyo yan para kapag nag-welding kayo, isa kasi yan sa nagko-cause ng porosity at saka ng undercut. Okay? So, kailangan malinis yan lahat. Okay? Isa rin yan sa binibigyan ng grades sa assessment. Okay? Yung tamang preparation. Okay? So, ngayon, sa feathering, saka sa pag-grinding, okay, mas mainam kung gagamit kayo ng gamit ng yung medyo gamit ng grinding disc. Huwag yung bago. Okay? Kasi para ito, medyo ano na to, pudpud na tong dulo na to. Para ito, magkasya ito dito. Okay? Saka para mas makinis. Kasi kung bago, may kanto yan eh. Okay? 6mm yung kapal nito eh. Itong grinding disc na to. So, ang tatamaan mo yung tigkabilang gilid ng bevel mo. So, hindi yan basta-basta papasok dyan. Then, kung wala kayong ganito, yung manipis na, yung gamit na, na grinding disc, na katulad nito, okay? Ang gamitin nyo naman is yung 2.5mm na grinding disc and cutting disc, okay? So, ito yun, sa mga kung welder kayo, sanay na kayo sa mga consumable, katulad nitong cutting and grinding disc, alam niyo to kung ano to, okay? So ngayon, kasi kung ganito ang gagamitin mo, pasok yan dyan, ito nyo, ayan. So mas maganda siyang ipang feathering dito, okay, ipang grinding dito, okay? Ngayon kung sumikip naman, may mga area dyan na sisikip talaga, katulad nito, medyo masikip ng konti, padaanan nyo ng ganito, okay? Paluwagin nyo yan, paluwagin nyo hanggang sa makapasok to, okay? Hindi sa makapasok, katulad nito, pasok na pasok. Bago nyo i-rootpass. Okay? So, allow dyan, ha? Yan yung tinatawag na maaga pa lang is kinukorek mo na yung mga mistake. Okay? Hindi yung basta mo lang titiran. So, yan yung nakalagay natin dito sa grinder natin. Okay? So, i-feather natin yan. Okay? Then, saka natin i-rootpass. Okay?
So ngayon, ito yung sinasabi natin feathering, okay? Ito yung area na to, paninipisin niya yan. Okay? Paninipisin niya. Then kapag nag umpisa kayo mag-root pass mamaya, huwag kayo mag-umpisa dito. Okay? Dito kayo umpisa magsisindi. Then talakad kayo papunta rito. Okay? So ganon. Then dire-diretso, dire-diretso. So ngayon pagdating nyo rito, kasi manipis na yan. Okay? So madali nyo mamimelt yan. Mag-merge yan doon sa root pass nyo. Okay? So hindi nyo mahalata yan. Kapag chinek yan ng accessor o kaya ng inspector, makikita nyo na wala siyang ano, wala yung tama dyan. Okay? So ganyan ang pag-pe-pedering. Igagrind nyo talaga yan ng malinis at maayos. Okay? At yun. Okay guys, ito na yung natacking na natin siya. Tatacking nyo na ganito yan, yung position. Okay? Okay guys, natacking na natin yung ating pipe. Na-position na natin siya sa 45 degree position or yung 6G position. Okay. So, mas mainam kung sa during the test, actually, ito naman talaga yung mas preferred or mas standard na pag-welding ng 6G position na pipe katulad nito. Yung test cube one, okay? Weight level lang siya, okay? And mas maganda rin kasi hindi mo na kailangan yung mahirapang katutuwad ka pa, okay? Na ganun, katuwad ka. Okay, mas maganda yung medyo naka-military sitsa na katulad dito. Okay, taas yung isang tuhod mo, sa tuhod mo nakatukod ng ganun. Then, nakaposition ka ng ganyan, okay? So, hanapan mo lang ng komportableng position yung sarili mo na hindi ka mahihirapan pagdating dun sa, kasi halos yung iba nga yan, pag nagwe-welding na, halos hindi na umihingay. Okay, so, hanapan mo ng position yung sarili mo, okay, yung komportable, yung alam mo hindi ka mangangalay, okay, lalo katulad ko, hindi ako sanay mag-100 na mag-welding, okay, lagi naka-alalay yung isa kong kamay dito. So, kapag nag-welding ako, ganyan ako tumira. Okay? So, dalawang kamay. Nalalayan ko. O minsan, nandito ako. Kasi talagang hindi ako sanay mag-isang kamay. Yung iba niya, magagaling. Talagang bilib na bilib ako ron. Okay? Talagang tumitira pa ganun. Kasi hindi sila pasmado. Ay, ako pasmado ako. So, discarding ko to na dalawang kamay yung ginagamit ko. Nakasuporta yun dyan. Tapos pag tinira ko yan, titira ko pa ganito. Okay? So, pataas. Okay? Pagdating ko ng 9 o'clock, itatanda niya, pagdating ko ng 9 o'clock, mag-i-stop na ako dyan. Kasi ito, almost kaya niya itong punuin niya dyan, abot dito. Okay? Or kung hindi man umabot, kung hindi siya umabot, okay? Di palit ka ng rod. Then kapag nandito ka na sa position na to, or dito sa position na to, kasi pwesto ka na dito. Okay? So dito ka na tumira. Nakasuporta pa rin yung sarili mo, o kung 100 ka, naka-position ka na. Okay? So tira ka. Yung pagdating dito, paangat ka na. Okay? So, pwede kang pumunta dito, paangat ka na dyan. Okay? So, yung iba na nagtuturo, yung electrode, kailangan ang position niya is laging nasa gitna. So, yung position mo ng electrode, kailangan umiikot lang pa ganyan. Hanggang sa makarating ka rito. Laging point to the center of the pipe. Okay? So, galing sa ilalim. Pero, depende pa rin niya kasi hindi mo naman mape-perfect yan. Basta, yung position ng rod mo para ma-okay yung pagkakawilding mo, dapat nakasunod pa rin dun sa tamang position. Okay? So, ganyan pa rin. Not necessary accurate, but it should be near. Okay, so malapit. So, dito natin yan titirahin sa baba. Okay, mula sa baba, 6 o'clock to 9 o'clock, 9 o'clock to 12 o'clock. Okay? Itong procedure na to, gagawin na natin is kalate. Okay, kasi kung bubuhin natin niya, masyado mahaba. Kasi gagawin natin is root. Okay, yung tamang procedure. Then, mag-hot pass tayo. Kasama pa yung pag-grinding dyan, paglilinis. Then, after ng hot pass at ng root pass, grind. Then, hot pass. Then, grind ulit yung sa mga bukol-bukol. Okay, re-repair natin yan. Tatanggalin yung mga wagon track na pinatawag. Tuturo natin yan sa inyo mamaya. Then, peeling.
Then sa feeling, kung may mga maumbo ka, may mga mistake, o ayusin pa ulit natin yon hanggang sa ma-i-flush natin dito bago tayo mag-cupping. Kasi before cupping, dapat prepared mo lahat yan. Naka-flush lahat dito yung welding mo. O para pag nag-cupping ka, malinis. Okay, so hindi mataas, hindi masyadong malapad. Huwag mong kakainin yung edge nung nung bevel mo, o yung angle mo rito, huwag mong kakainin yan. Dahil yan ang magiging line mo mamaya kapag nag-cupping ka na. Kasi kung ang procedure na binigay sa'yo is 3 bead, 3 layer of cupping, okay, so tatlong cupping yan. 3 layer ng bead yan. Okay, or kung single cup, okay, so depende kung anong nasa procedure, kung anong sabihin sa'yo ng inspector at na ano yung nasa WPS na specification. So yun ang susundin. It's either 3 bead or single cup. Okay, so yun yung titirahan natin na ipal. Ngayon, kung nagkaroon kayo ng stop na ganyan, namatay, okay, nag-collapse yung art nyo, okay, dumikit, namatayan kayo, huwag nyo susundutin agad, okay? Ang tamang procedure dyan, ipipeder nyo yung stop nyo, okay? So, every stop, pag tumigil ka agad dyan, ipipeder nyo, para pag nag-restart kayo, mamimilk nyo agad dyan, okay? Mamimilk dyan, mag-merge yung unang root pass dun sa bagong root pass. Okay, para hindi makikita or mahalata yung dugtungan. Okay? So, i-grind natin yan. Sabi ko sa inyo, ito yung gagamitin natin. Okay? So, sa pag-grinding, hindi mo siya dito pwedeng tanggalin. Okay? Dito mo siya gagrind. Okay? Ngayon, papakita ko lang sa inyo yung itsura nung kapag pinipeder natin dun sa stop. Okay? So, ito yung itsura niya. Okay? So, ganyan yan. So, kung nag-stop kayo, kung makikita nyo, yung root pass natin, pantay yung gawa niya, di ba? So, ganyan dapat yung gagawin nyo para hindi na kayo mahirapan mag-grinder mamaya ng mga matataas or mga mabababa. So, ganyan ang itsura niya. Dapat, pantay lang yan. Okay? Huwag niyong paiiyakin yung patutuloyin dito, pabubukulin. Okay? So, ito yung stop natin. May keyhole tayo dyan. Okay? Yung keyhole, hindi natin nilalakihan kasi ang allowed lang is 16 of an inch. Okay? So, nasa 1mm lang yung kailangan kainin mo dun sa root face. Okay? So, hindi masyadong malaki. Tolerance yan. Kasi mamaya, itutulak pa natin yan ng hot pass. Okay? So, ganyan. Then, pag re-restart tayo dito, ang restart, mag-umpisa ka dito. Okay? 1 inch. Then, tulak ka. Abante, hanggang dito, hanggang sa mag-melt yan dyan.
Yan, saka mo diretso-diretso. Ngayon, pag dumating ka dito at medyo maiksi na yung rod mo, stop ka dito sa pinakagitna. Huwag ka mag-stop dito. Okay? Para hindi ka na mag-grind mamaya kasi meron na yun dyan. Okay? So, ganun ang diskarte. So, restart na natin yan. Then, tuloy natin. Then, tuloy natin. And then, tuloy natin. Pinakita natin sa inyo kanina kung paano yung stop, grind, feathering, then restart. Okay? So, ganun lang. Dire-diretso lang yan. Okay? Hanggang sa makarating ka dun sa 12 o'clock. Okay? There we go. So ngayon guys, kung makikita nyo, okay? So ito yung root pass natin, okay? Yung ibabaw, okay? So very minimal yung uneven, yung ano nya, yung mass pattern nya, okay lang yan. Okay? Ngayon, katulad nito, may maumbok ako dyan, yan lang yung grinder ko mamaya. Kasi ito, konting linis lang yan. Yan lang yung restart ko. Natural lang yan. Okay? So, tatanggalin natin yan bago tayo mag-hot pass. Okay. Ngayon, sa loob, ganyan yung itsura nung root pass natin. Halos naka-flashing lang siya. Okay? Hindi siya lumuha. Okay? Hindi siya umiyak. Okay? Ngayon, para bumukol yan mamaya, para bumukol, itutulak natin yan ng yung sa hot pass. Yun ang purpose nun. Kaya nag-hot pass. Kasi kaya kapag buo na, okay? Kaya kapag buo na yung pipe na sa site na nakakabit ng ganon, okay? So mahahaba na yan. So hindi mo na ma-inspect yan sa loob. Kahit mga qualified and mga talagang experienced welder na, after ng root pass, hinahot pass yun. Kasi ang purpose ng hot pass, itulak at palakihin yung penetration, maging strong, pag maging mas matibay, madoble yung tibay nung root pass, dahil dun sa hot pass. Itutulak niya uli yan kasi during na pag nag-hot pass ka na, pinapalambot niya uli yun, minimilk niya uli yun, halos to the point na mabubutas na. So, kaya sa hot pass medyo mabilis lang ang tira. Okay. So, hot pass is dalawa. It's either gagamit ka ng parehong rod na ginamit mo sa root pass or diretso na dun sa pang capping and peeling. Yung peeling and capping. Yes.
katulad ng 7018, okay? Kasi yan yung most common sa mga pipe. So, depende yan. Kung nasa WPS yung root pass and hot pass is the same rod, 6011 or 6010, then peeling and capping is 7018, it's okay. Pero kung wala naman nakalagay, nasa welder na yon. Kung experience na ganun, so, pwede. So, yun yung trabaho ni hot pass. Kaya tayo nag-hot pass. Para saan yun? Diba? Para madoble mo, mas mapatibay mo. Kasi nga, katulad yan, ako mas preferred ko, katulad sa mga estudyante, na huwag pa umbukin agad, lalo kung mga nag-aaral pa lang, okay, dun sa likod. Okay, kung gusto mong pa umbukin yon, kasi nakapainit na naman na, ito, halos, ano na to, passable na to, pagdating sa test na. Okay? Ngayon, mas pasado to, kaysa dun sa mga umiyak, at saka mga butas. Okay? Yung naka-flash, nakapantay lang yung road pass, especially pag nakita ng assessor or ng inspector na nasunog mo naman yung root gap, yung root edge, okay? O hindi niya nakita yun, walang linya. Pag ano yon, pag na-blend yun doon sa root pass mo, pasado yon, okay? Then i-hot pass mo, bubukol pa, mas gaganda. Kaya makita niyo yung root pass nakabukol na ganun, di ba? Yung mga galing, kasi ako hindi naman ako pipe welder eh. Okay? So, fabricator ako. So, hindi ko to araw-araw ginagawa. Yung sa mga talagang pipe welder na, ang mga nasa talagang dekada na sa pipe, mga tinatawag natin pipeliner, so ito yung ginagawa nila. So, alam na nila yan. Napaka-easy na sa kanila yung gawin. So, ngayon, ililinis natin ito. Papakita natin sa inyo kung paano ito i-prepare. Tatanggalin natin yung mga matataas. Then, i-hot pass natin. Makikita nyo mamaya yung resulta ng hot pass na sinasabi ko. Okay? So, guys, ito na yung ano natin. Okay? Yung hot pass natin. Nililinis na natin yan. Nag-grind na natin mula sa ilalim. Okay? So, ganyan yung tamang procedure ng paglilinis ng root pass nyo. Okay, tatanggalin nyo lahat ng mga wagon truck. Okay, yung mga sami-sami na yun dyan. Actually, may wagon truck pa ako dyan. Okay, katulad nito, yan o, yung nasa gilid, yung kulay itim na yan, is wagon truck yan ako pinatawag. Okay, so tatanggalin mo yan mamaya. Pag nag-hot pass tayo, tatanggal din yan. So, ganito dapat. Flat na flat. Hanggat maaari. Okay? Kung makikita nyo yung edge, oh. Ganyan ako mag-grind ng root pass ko. Okay? Para pag pag tinira ko na siya ng hot pass, malinis. Okay? Dire-diretso. Wala akong umbok-umbok. Okay guys, welcome back. Ngayon, gagawin na natin yung hot pass, okay? Para ma-suporta natin and mapaumbok natin. Tatry natin kung mapapaumbok pa natin yung root pass natin doon sa loob, okay? So, ang hot pass na gagamitin natin siya ng sabi ko nga sa inyo kanina, it's either gumamit ka ng parehong electrode. Katulad ka kanina, ginamit natin sa root pass is 6011, and pwede ka rin gumamit ulit ng 6011 para sa hot pass. And pwede rin yung diretso na 6030 na yung gagamitin natin, or kung may 7018, 7018, kung ano yung kung ano yung binigay sa inyo or nasa WPS na electrode. Katulad sa kung mag-fitter test kayo or assessment sa TESDA, kung ano yung binigay, common, binibigay sa 6013 or 7018. So, pwede na yun. Cheddar, yun na yung gamitin nyo pang hot pass, diretso na. Or pwede rin naman yun na kung ano yung pinang root pass nyo, 6010 or 6011, yun pa rin yung ipang hot pass nyo, pwede rin. Okay, so, yun yung idea. So, ngayon, nakita nyo naman kung paano natin nilinis yung root pass natin. Okay, malinis na malinis. So, buwelong-buwelo tayo na mag
hot pass, okay? Sa hot pass ko, hindi ko na imamanipulate, okay? Gagawin ko lang is straight drag lang, going up, okay? Kung saan maubos yung electrode ko, doon ako mag-start. Then, i-grind ko, feathering, para kapag nag-restart ako, malinis pa rin, okay? So, ganun lang. So, hindi na muna tayo magmamanipulate ng pag-ganun-ganun, pa side to side, okay? So, depende rin kung medyo malapad masyado, okay? Para gusto nyo mas puno, i-side to side nyo or circle nyo lang, okay? Here we go. So, straight lang yung ginawa natin, dire-diretso lang, okay? Then, yung stop natin, okay naman. So, tatanggalin lang natin yung slug. Okay. Then, saka natin lagyanan. Another hot pass. Okay. So, hot ang restart natin, magmula sa taas, bababa tayo, then babalikan natin yung tie-in. Okay, papakita ko sa inyo yung tinatawag na wagon track na kailangan tatanggalin nyo after nyo mag-root pass, then linis, grinding, then hot pass, then lilinisin nyo, gagrinder nyo bago kayo mag-peeling. And between to that, every time na matapos kayo ng isang layer, i-grind nyo, ililinis nyo, tatanggalin nyo lahat ng matataas para yung pangalawang layer na welding na gagawin nyo is pantay. Okay? So, kung siyempre nag-aaral ka pa lang, hindi ka ganun ka-perfect mag-welding, lalo sa ganito, katulad ko, hindi naman talaga ako pipeliner. Okay? So, marami talaga yung mga may sablay or mas mataas, mas maumbok, yung parang tumutulo o umiyak, yun yan ang tatanggalin nyo lang. Para pag nag-cupping kayo, pantay, okay? Kasi kailangan yung peeling nyo is magpantay sa dito sa ibabaw ng pipe bago kayo mag kakaping. Okay, so papakita ko sa inyo yung linis nya. Okay, ito na yung nakikita nyo mga parang guhit na itim, yun yung tinatawag na wagon track. Yan yung nasa gilid ng kasi minsan ang umbok lang natin is yung gitna, so yan yung tinatawag na wagon track. Yan yung isa sa tatanggalin nyo pag naglilinis kayo. Kasi minsan, kung hindi mataas ang amperahe mo, tapos mabilis yung travel speed mo, hindi mo yan mapipenetrate at hindi yan isusuka. Yung mga naiwan dyan ng mga slug, okay, hindi maisusuka yan. Okay, so ngayon,
bago mo patungan ulit yan, sikapin mo na lahat yan matanggal. So, ganyan ang dapat ang linis. Okay? So, mapapractice nyo rin yan. Ganyan dapat kalinis pag nag every time na kung maganda naman yung pagkakano, no need na. Okay? So, kasi may mataas. So, pinipilit ko na ipantay talaga lahat. Okay? Bago ko patungan ulit. Okay? Okay, ngayon, gagawin na natin yung peeling pass. Okay, titignan natin kung ilang layer yung magagawa natin. So, sa ganitong procedure, kung dalawang layer yung balat nyo, gagawin natin, okay? Iwasan na muna natin yung, kung hindi ka pa ganong kasanay mag-welding, iwasan nyo yung muna yung gumawa ng manipulation. Manipulation na tinatawag is yung nag-webbing ka, side-to-side, ganon-ganon, chip-sa-chip-sa, okay? Iwasan nyo na muna yun. Mas ako pag ang tinuturo ko lagi doon sa mga ibang estudyante, drag muna, straight lang, okay? Muna sa mga dire-diretso lang pag ano, okay? Kasi doble naman, kasi maliit lang yung gap nito eh, okay? So ilan lang ba to? Almost nasa 1.5 15 mm lang. So isang drag dito sa baba, unahin nyo lagi dito sa baba, huwag kayong una sa taas, okay? Para may magkakaroon kayo ng leverage pag yung pangalawang piling nyo, is may papatungan na sa ibabaw. So, sa ibaba muna tayo, dito muna tayo tutok sa baba, then pangalawa sa taas. Okay? Para dire-diretso lang. Isa rin yun sa mas mabilis gawin during the assessment or trade test, yung puro straight lang. Wala naman kasing nasa sa welder na yun eh. Okay? Wala naman sasabihin sa inyo yung inspector assessor na weave yan, ganun. Wala yun. So, basta matapos niya na maayos, then you're good to go. Okay? Okay guys, natapos na natin yung peeling, okay, na almost naka-flush dito sa surface ng pipe natin, okay. So ngayon, capping na yung gagawin natin. 3 layer ng capping, okay. So, sa capping, pag ganito yung position, okay, umpisa ka muna dito sa baba, okay, dito sa baba, ito. Okay, dito, then gitna, then taas. Okay. Yung edge nung bevel mo dito, dapat nasa, hindi ka kakain ng ganong kalaki. Nasa 16 of an inch lang yung kain mo. Okay? So, nasa about 1.6 something, ganyan. Huwag masyadong malaki yung kakainin mo dun sa, kasi may isa, sabi ko sa inyo, mapapansin yan, lalo kung isa lang ang pinagawa sa inyo, kalati lang, mas makikita nung inspector, assessor, kung gaano kalaki yung kinain mo dito. Okay, kung kalahati lang yung pinagawa sa inyo. Maliban na lang kung buo, minsan, pag mahigpit talaga yung inspector or assessor, sinusukat yan kung gaano kalapad. Yan yung criteria para maipasa mo yung
6-gene well test, okay, sa ganitong pipe. Okay. So, keep in mind na dapat huwag kang mas lalong, huwag kang lalayo dito masyado, huwag kang kakain masyado sa labas, okay? Hanggat maaari, huwag kang lalaki ng 3mm, okay? So, dito ka lang, yung rod mo, tutok mo lang yan dyan, drag lang, huwag kang mag-manipulate kung hindi ka pa ganun ka sanay mag welding, lalo sa ganitong position. So, drag lang, dire-diretso, para mas mabilis, para consistent lang. Subo mo lang, subo yung rod mo, ganyan. Then, restart. And again, continuous, para tapos agad, mabilis ka matapos. Okay? So, yun ang gagawin natin. Drag lang, straight bead, 3 layer. Copy, okay? 630 and 3.2. Ito na yung natapos natin na kalahati ng pipe, okay, 6G position, okay, para sa assessment nyo sa TESDA,
para makakuha kayo ng in-situ. So, ganun yung procedure mga kaibigan. Okay? Actually, hindi naman ganun kasi kahigpit eh. Okay? Yun nga lang, huwag na talaga kayo matatapat sa inspector o assessor na sobrang talagang higpit. Okay, talagang ultimo yung porosity. Actually, sa standard procedure, okay, lahat yan chinecheck. Okay? Lalo sa ibang bansa, pag sa ibang bansa kayo kumuha ng ganito. Lahat yan, binibilang. Pati yung, yan yung kasi yung criteria eh. Yung undercut, porosity, kung may crack, okay? Tapos may arc strike, okay, yung nakikiskis mo yung electrode mo dun sa labas ng pipe. Tapos pag nag-grinder ka, tinatamaan mo to. So, lahat yun, iiwasan mo. Keep in mind in that, okay? So, as much as possible, hindi mo kailangan smooth na smooth or sobrang ganda ng cupping. Kasi nga, nasa procedure ka pa lang ng pag-aaral, nag-aaral ka pa lang eh. Okay? Lalo na kung hindi ka naman talaga pipeliner. Because, para makapag-welding ka ng ganito, na sobrang talagang perfecto, okay? It will take years of experience. It will take thousands of hours of practice. Okay? Talagang kung nag-umpisa ka sa isang company na hindi naman talaga, na hindi naman mga critical yung pipe na ginagawa nyo, eh, dun, mapapractice ka ng sobra. Okay? Well, otherwise, mayroon kayong sariling welding shop, may mga extra pipe kayo ganito, so you have to practice yourself bago ka kumuha ng in-situ para talagang perfect na perfect yung pagkakagawa nyo. So yung mga nakikita nyo dyan sa mga Facebook, sa mga YouTube na sobrang gaganda ng cupping, ng welding, ng root pass, eh yan talaga yung mga sobrang tagal na sa industriya. So ako, minin ko sa inyo, siguro ito pa lang yung pang, sabihin natin, siguro pang pito o pang anim na beses kong practice ng ganito yung sa pipe welding sa 6G. Okay, lagi 6G yung pinapractice ko. Kasi kung 1G lang yan, ang 1G napakadali, papatong mo lang yung ganyan, nakaganto ka lang, flat position, patong mo sa bearing, okay, sa ruler, gumugulong yung pipe, naka-steady ka lang. Okay, so, magaganda talaga ng ano nun, kahit hindi ka pipeliner, para kang nagpa-flat position lang. Okay, kung talagang structural welder ka na, experience ka na, talagang gamay na gamay mo. So, gumugulong lang yung pipe. Okay? So, iba pa rin talaga kasi ang experience or ang procedure pagdating sa pipe welding, lalo sa mga ganito. Lalo kung dadaanin ka talaga sa standard criteria na may sinusunod talaga na WPS, welding procedure specification, na bawal yung ganito, bawal yung ganyan, talagang dyan marami bumabagsak. Okay? And sawa ng Diyos, during my thread test, my assessment, eh nakapasa naman ako kasi during that time talagang siguro in my third time, ganun tayo ka nun. Kasi puro welding na lang kami nun eh, nung kumuha ko ng ano, practice. So eh ngayon, hindi ka naman araw-araw kasi ginagawa to, so nandun pa rin yung hindi mo naman to, hindi naman tayo industry welder na pipeliner. So, nawawala pa rin yung puso. So, every time na mag-welding ako ng ganito, so there's a lot of things na nakakalimutan ko, settings ng machine, kung iba na naman yung machine na gamit ko, iba rin yung bigay niya ng current, iba rin yung amperage niya, iba yung control. So, lahat yan, kung kayo, matagal na kayo sa industriya ng welding, lalo sa pipeline, sa pipe, so lahat yung may experience nyo. Pag dinala kayo ng machine na Yamato, iba yung templada, Lincoln, iba yung templada, so iba. Dati, ang templa mo dun sa isang machine, 20 ampere lang, ang ganda na ng sunog, less sputter. Pagdating mo sa bagong machine, branded, kailangan mo magawa ng 30. At tapos may marami pa mga parameters, may arc force, may mga ganito, ganyan. So iba. So, sabi ko nga sa inyo, to become very successful as a pipeliner or pipe welder, it will take years of experience and thousands of hours of practice. Talagang yun lang ginagawa mo. Ever since welding ka lang ng pipe structure, so talagang kabisado mo na to. Kasi sa ibang bansa naman, mostly mga pipeliner, talagang araw-araw ginagawa nila iba-ibang size ng pipe. So, yun yun. Kung sobrang laki na, machine na gumagawa yun, operator na lang yung welder. So, si welder, hindi siya umawak ng rod.
operator na siya. Okay, so automation na yun ng welding. So ganyan lang. So tandaan nyo lang na kapag gumawa kayo ng sa mga kukuha ng citizen na walk-in o yung mga estudyante, ang iiwasan nyo lang is yung sobrang iyak. Kung nakikita nyo to, okay, wala tayong luha rito, okay, wala tayong undercut, okay, ilapit mga ihok, tingnan natin, hindi siya ganun paganda, okay, katulad ng mga maglalaway talaga sa sobrang gandang mga welding. So ito, iwasan nyo lang yan na magkaroon kayo ng undercut dito, okay, so saka dito, so tatlong layer yan, tapos yung taas nito, okay, dapat halos kasing laki lang yan, okay, huwag kayong tataas masyado. Kung kaano kalaki yung ano nyo, yung 3.2 mm na electrode, yan lang yung pagbabasehan nyo ng height, okay. So height, dapat hindi kay ito, hindi tataas dito sa electrode na yan. Okay? So yan, acceptable pa yan. Sabi ko nga sa inyo, yung root pass natin, passable yan, okay? Passable yan. So yun lang mga kaibigan. Yan lang yung tatandaan nyo pag kukuha kayo ng, paliwanag natin sa inyo kanina, okay, pag kukuha kayo ng in situ. So kung industry welder kayo, pero for structural o nasa fabrication shop kayo, iba yung tinitira nyo, hindi talaga kayo nagpa-pipe. Ngayon pala, umpisa nyo ng mag-weld ng pipe na ganito yung estilo. Naka 6D position, may bat. Sundan nyo na lang, marami kayo madadownload na guidelines sa Google. Ilan yung angle, ilan yung gap, okay? Marami sa YouTube na tutorial, mas maganda sa, mas magaling sa akin, or mas maayos, mas malinaw kung hindi kayo nalilinawan sa tinuro ko. Okay. Kasi ito, ang tinuturo ko lang naman dito sa inyo is yung na-experience ko nung kumuha ko ng in-situ. Okay. Ito yung ginawa namin. So, ito lang din yung in-explain ko sa inyo para makinawa nyo na kapag kumuha kayo ng in-situ, ano yung gagawin and paano yung procedure. So, ito yung procedure guys. So, yung sa mga hindi pa sanay sa ganito, mag-practice muna kayo para pagdating doon, hindi na kayo mahirapang mag-welding. Sabi ko nga sa inyo, yung sa pipe na ganito, doon nga sa pagkukuha kayo ng NC1 eh, okay, plate, ang dami pang bumabagsak. Plate na yun ha, naka vertical position, tapos naka horizontal, o tinatawag na 2G and 3G. So, marami pa rin bumabagsak. Okay? Kasi umpisa ang ano pa lang yan, pinakamahirap dyan yung root pass. Okay, talagang minsan mag-iiyakan dun sa likod. Okay, so yan lang guys. And I hope marami kayong nakakuha ng idea. Because this video is to give you an idea how to get your NC2 and how to pass your assessment test to sa pag-weld ng 6G position ng pipe na katulad yung pang okay. Hopefully, marami kayo nakuha ang idea. And sa next episode regarding in-situ sa TESDA, bibigyan namin kayo ng mga input about dun sa exam, sa oral exam. Okay? So, tatanungin kayo. Kasi katulad nito, sabi ko, natapos nyo na. Yun. Tatanungin sa inyo nung ano yan. Ito, yan yung sabi ko sa inyo nung nakaranan. Tatanungin sa inyo nung inspector o nung assessor. Tuturo yun sa inyo. O ano to? Sasagutin mo yun. Ikaw mismo sasagot. Ay sir, porosity kasi nagkaroon ko ng ganyan. It's like inclusion. Okay. O ano to? Ay sir, undercut. Okay. O ano to? Underpin. O ano to? Ay sir, ano yan? Overpin. Okay. So, tapos ang criteria kasi yung straightness, yung diretso, okay. Tapos yung cleanliness. Lilinisin yan dito sa labas, okay? Kaya mas maganda kung ikamit kayong wire-wheel brush at malinis. Okay? Kasi kung brush lang, may mga islag-islag pa rin, hindi pa rin na makukuha yan. Okay? Tapos yung loob, tatanggalin nyo dyan yung mga spatter. Kasi pag nag-roof pass kayo, talaga bumbog lang yung spatter yan dito sa loob. Bumbogan yan, nasa loob yan. Lilinisin yan. Isa yun sa mga ginigradean. Kasi ang written exam is 40%, okay? Or 60%. Then, yung,
ang written exam is 30%, oral exam is 30%, and itong actual welding is 40%. So, para makuha nyo yung 100%. So, at least 50-50% may pasa nyo para may pa makakuha kayo ng in-situ. Okay? So, sometimes, they change the grading system, 60% dun sa actual welding, 20% sa oral exam, and 20% sa written exam. Okay? So, at least, maka-15 kayo, maka-10. Basta 50-50% may pasa nyo. Then, good to go. Makakuha kayo. So, then after that, kung nakakuha na kayo ng in-situ, dun, dapat hindi dun natatapos. Okay? So, it's not because you already got in-situ, hindi na ka magpa-practice ng pipe. Mag-practice pa rin kayo ng pipe. What if tomorrow, may ma-encounter kayo, kailangan ng welder na may in-situ, pipe welding. No, di ba? Not required experience. No. Ay, kung hindi ka na nag-practice ng pipe, tapos may company, ang ganda ng sweldo bibigay, 800 per day. O, di ba? Tapos, hindi record yung experience, basta may in-situ lang. O, kasi ang in-situ nga is pipe welding. So, di ba? Sayang opportunity. Eh, kung hindi ka nag-practice, tapos ititretest ka nila para malaman nyo talagang marunong ka mag-pipe welding. Kasi may mga company na hindi nire-record yung experience, kailangan lang may in-situ ka. Okay? Then, kitretest ka nila. Pag nakita nila na talagang kaya mo, i-hire ka nila. So, may mga kilala ko din na company. Okay? Kapag nakapasa ka sa thread test, vertical lang gagawin mo ha. Pag maganda yung copy mo, hindi halata yung tie-in, yung dugtungan. Okay? Hire ka. 700 per day. Oh. Kapag hindi ka, pag bumagsak ka, hire ka rin. Pero helper ka. Oh. Doon ka na mag-retake ng thread test mo para ma-upgrade yung position mo sa kanyang sweldo mo. So, from helper, after a month, request ka ulit ng trade test dun sa foreman o dun sa engineer. Then, pag nakapasa ka dun sa trade sa ano mo, actual test, so, gagawin ka na nilang welder, hindi ka na helper. Hindi tataas na yung sweldo mo. So, mga ganun. So, yun yung asasamantalin mo. Kaya hindi po kinakakuha na kayo yung sinto, i-stop na. Yung sinto na ako eh, gagamitin ko lang naman fabrication. Huwag ganun yung attitude. Kailangan yung attitude, kung ano yung nakuha mo lisensya. Kung baka parang pag-driver ka, drive ka. O, oh, diba? So, dahil hindi naman nakakuha na driver, gano'n lang yan. Pati kalimutan mo. Diba? So, gano'n lang guys. Keep in mind, don't stop learning. Okay? Kung may chance kayo na mag-practice araw-araw, may sarili kang welding machine, pakakuha ng strap ng pipe, welding pa rin kayo. Sa plate, ano, vertical, or sa, especially yung mga mahirap na position, yun yung lagi nyo practice. Sa pipe dito, halos lahat naman mahirap sa pipe. Eh. Okay, 1G, yan ang pinakamasimple. So, yung 2G, yung nakaganito, so, naka-horizontal dito. Kaya parehas lang yan. Sa plate, 2G rin, kasi naka-horizontal. Ikaw yung iikot, nagaganan ka. Okay, kung 5G, nakaganito, naka-steady yung pipe, ikaw yung iikot. So, from top, yun, downhill or uphill. Okay, and sa 6G. The more practice, the more you become perfect sa pagdating sa welding. Kasi sabi mo nga sa inyo, ako hindi naman ako pipeliner, ano? Applicator ako, designer ako. So, ito, pag may chance ako, katuloy nito, gagawa ka yung tutorial. Ito, hindi ako nagpra-practice kahapon, okay? So, ngayon ko gagawa kasi may mga iba akong ginagawa. So, but, if I have more pipe gear na may stock ako rito, kasi limited yung stock ko eh. Alam mo naman, maalang materyales, walang pipe. So, kaya ang ginagawa ko, sinasamantala ko na rin, during the vlog, okay, doon ako nagpa-practice din. Pero kaya minsan, kaya kita nyo naman yung welding ko, hindi ganun ka talaga ka-perfecto. So, ang idea lang naman natin dito is to give you an idea how to get your in-situ, paano kayo mag-welding, hindi ka yun, hindi ba? So, yan lang guys, maraming salamat sa pagpatuloy, sa patuloy na pag-suporta dito sa ating channel. Sana marami kayong matutunan at hopefully in the future, marami pa kami may turo sa inyo. We will try to research, we will try to find, gagather pa rin kami ng maraming tutorial na mai-share namin sa inyo kung paano kayo mag-welding, DIYers, ABS, or structural welder, whatever. Okay? So, kasi ako more on technical, and you ask me about welding, then I will answer you. Okay?
the future, ba, pag may argo na tayo dito, tig naman. Pag mayroon na tayong ano, tig naman yung tuturo natin sa inyo. Pag mayroon na tayong CO2 rito, so mid naman yung tuturo natin sa inyo. Okay? So maraming salamat and God bless you. Have a nice day. Peace.